Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, na patuloy po tayong binubuhay araw-araw sa pamamagitan ng kanyang pagbuhos ng biyaya. Ito'y sa ating kalakasan, sa pagising pa lang sa umaga, pagkain natin araw-araw at pangangailangan natin sa buhay na ito. Kaya po napakasarap po talagang araw-araw na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y nakakakain ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay lumalago. Ngayon po, nais ko pong manalangin tayo saglit para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Panginoon, aming Ama, maraming po salamat sapagkat sinabi mo po sa iyong salita, ang sinumang tumanggap kay Kristo ay binibigyan mo ng karapatan na maging anak mo. Kaya kami makatawag sa iyo na Ama. Salamat po sapagkat kami patuloy mong tinuturuan na lumago sa pagkakilala sa iyo, sa pananampalataya sa iyo. Salamat po Panginoon, patuloy mo po kami turuan ng iyong salita upang kami po ay lumago. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Panginoong Yesus ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking po'y babahagi ngayong araw na ito ay nasa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon is magpatuloy po sa paglago. Magpatuloy ka sa paglago mo bilang isang mananampalataya. Magpatuloy ka sa iyong paglago bilang isang tunay na Kristiyano. Alam niyo po, sa ating mundong ginagalawan ngayon, pansamantalan dito tayo sa lupa, makikita ho natin ang napaka-praktikal na mga bagay na lumalago, no? Sa sarili natin, di tayo nananatiling baby, no? At sa mga nakikita natin na mga halaman, okay? Mga hayop na pinalalago ng Panginoon, ay siya pong mga namumunga. At alam niyo po ba, ganun din po sa ating buhay spiritual, higit sa lahat. Kasi nais ng Diyos kapag tayo po ay lumalago, alam ng Diyos na meron po itong mga bunga sa buhay po natin. No? In every growth of a believers, okay, ang susunod kasi niyan yung tinatawag na fruits, okay? Yung mga bunga ng paglago natin sa Panginoon. So marami yung mga tao gusto agad bunga, kuha ng bunga. Nagmamadali na makita agad yung mga pagbabago. Okay? Una po, diniklear na yan ng Panginoon. Sino man na kay Kristo, isa ng bago ng nilalang. Wala ng dating buhay, siya ay bago na. Okay? At yung umpisa ng pagbabago na yan, ay yung paglago niya sa spiritual. Kaya nga sabi rito, kayo ay magpatuloy. So, ang hindi nagpapatuloy, hindi lumalago. Okay? At pag hindi lumalago, hindi nakikita yung bunga. Kaya maraming nagsasabi, di ba? Bakit ganun? Hindi naman totoo yata. Wala nangyayari mga bunga. Nangyayari, puro bungang araw. Di ba? Hindi po. Dapat bunga na mabubuti sa buhay natin sapagkat ang Diyos ay mabuti. At pag sinabing mabuti yan, mabuting kaloob, mabuting kinabukasan, mabuting hanap buhay, di ba? Lahat po yun ay para sa ikabubuti. Kaya nga lagi natin sinasabi that God is good. All the time, in all the time, God is good. Lahat po tayo na pinapalago ng Diyos, patungo lahat yan sa ikabubuti natin. Hindi lang sa buhay na ito, maging sa buhay pandarating hanggang sa ating buhay na walang hanggan. Kaya yan ang sabi ng Panginoon, magpatuloy, huwag hihinto. Kahit anong problema through thick and thin, through ups and down ng buhay natin. Hindi naman ibig sabihin kasi na nanghihina ka, eh ikaw ay tumitigil na, di ba? O titigil na. Bagkos, pag ikaw ay nanghihina, huwag kang titigil kasi yun ang panahon lalo kang magpalakas sa Panginoon. Nadidiscourage ka ba? Lalo kang magpa-encourage sa Panginoon. Di ba? Nagkakasakit ka ba? Lalo kang magpagaling sa Panginoon. So walang dahilan para po tayo ay huminto. Anyway, ang buhay natin sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Hindi siya buhay na pansamantala. At kapag buhay na walang hanggan yan, yan ay patuloy na lumalago. At habang patuloy na lumalago, ayan na, mamumunga yan sa kapanahunan. Kaya talaga po, pagpapalain po talaga ang mga anak ng Diyos. At ang sabi rito, pagkakilala natin sa ating Panginoon Jesucristo, okay, na siyang ating tagapagligtas. So ang isang tunay na Kristiyano lumalago sa Panginoong Jesucristo, no? Na kung saan ay kanya pong natututunan, tinatanggap na sa pamumuhay ang
Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga nais mangyari sa buhay natin. Hindi tayo lumalago dahil lang sa natututo tayo sa mundo, di ba? Natututunan natin yung mga discoveries, after discoveries, no? Natututo tayo sa mga karanasan. Hindi lang po yun. Lahat po yun nakakalakip-lakip for one reason that all of us must grow in our faith in the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo po in the Lord Jesus Christ, hindi sa mga religion. Kasi mga religion, marami mga matatalino, marami magagaling, alam ang Bible. Pero hindi naman nakikita sa buhay, di ba? Kaya sabi ni Jesus, you shall know them by their fruits. At ang fruits na yan ay yung paglago at pamumunga na nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Ngayon, paano nga ba tayo lalago? At saan area ng buhay natin? Okay? Unang-una po, okay, yung salitang lago, okay, yung L speaks of love. Dapat ikaw at ako tayong lahat na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan ipakilala din natin. Okay? I-share natin. Kasi ang L speaks of love. Yan po yung great commandment ng Panginoon, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, or with all your strength. And love your neighbor as yourself. Ang isang tao na nasa Panginoong Kristo ay lumalago sa pag-ibig. Amin po ba? Ang pag-ibig na yan, sabi nga, is conquers all. Love conquers all. Okay, imbis na magalit, magtampo, okay, ano pa, sumamaan loob, magkimki, mabuhay ng malungkot, okay, mabuhay na depressed, ay mabuhay ka sa pag-ibig. Kapagkat alam natin ang bunga ng pag-ibig, di ba? Talagang yan po ay nagpapatawa, di ba? Yan po ay nagpapabalik ng mga relasyon, ito restore, di ba? Tayo, binila tayo ng Diyos, na-restore tayo. Naayos yung faith natin sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Kaya nga po, tinuro din ng Panginoon yan na tayong lahat ay dapat lumago sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. Tandaan ho natin na depende ang pagmamahal natin sa kapwa, nakadepende sa pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Hanggang sa mamunga na yan ng love your enemy. Alam niyo ba, pag natututo ang tao na nagmamahal sa kapwa at nagmamahal sa kaaway, wala hong gera. Wala hong away. Di ba po? At alam naman natin yan, yung gera, away na galing sa demonyo. Kasi sabi, naparito siya sa Satanas sa pagmanira, magwasak at pumatay. So meaning, sa bawat nagsigalot sa mga buhay-buhay ng mga tao, mga bansa-bansa, nakukulang po sa pag-ibig. So kinakailangan ay maturuan po natin sila, maabahagi natin sila. No? Masabi natin, ay, huwag mong patayin ang kapwa mo. Okay? Mahal ng Diyos yan. At kung kaaway mo yan, sabi ng Bible, mahalin mong yung kaaway. Kaya ho, natututo tayo magpatawad. At susunod niya, matututo tayong mahalin na rin sila, kahabagan, kaawaan, kaya nasyasharean po natin sila, nawiwin natin sila, at nadadala natin sa kaligtasan sa Panginoon. Ganyan ka-powerful yung love. Tandaan nyo ha, love conquers all. Pangalawa, yung letter A sa salitang lago, attitude. Ang ugali ng isang Kristiyano dapat lumalago. Amin po ba? At ang ugali ay pabuti ng pabuti, payos ng payos. At paano mo malalaman para... O paano mababago ang attitude? Tinuro ng Panginoon yan sa Galatia. Para ikaw ay mabago, kinakailangan, huwag kang mabuhay sa laman. Mabuhay ka sa Espiritu ng Diyos. Pagkat ang sabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan at katapatan. Kahinahunan at pagpipili sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 24. Oh, diba? Talaga mapapabuti ang buhay mo. Talaga mapapabuti ang pamilya mo, ang kinabukasan mo. At ang buhay din ng mga tao na mababahaginan natin ng salita ng Diyos sapagkat hindi sila mananatiling bata, walang alam sa salita ng Diyos, sila din po ay lalago. Lalo na po kapag ikaw po ay ginagamit na ng Panginoon. It depends upon your growth. Okay? Upon your maturity, upon your attitude na naayos. At alam naman natin yan, no? Marami mga tao, sabi nga nila, hindi namin kailangan ng kayamanan. Ang kailangan naman ay ugali ng isang taong ayan, sa kanya ay pinamamumuhay. Amin po ba? Kasi marami naman mga tao na kita natin, mayaman na nasa kanya na lahat. Naku, sumama ugali. So dumating isang araw, wala nang nagmamahal sa kanya. Diba? Pero mga taong kahit karaniwan lang, pero... Diba, yung ugali ay maayos,
matulungin, mapagpasensya, mapag-unawa, isinasantabi yung mga galit, puot, sama ng loob, pangatampo. Kita nyo, talagang nagiging maayos po ang kanyang kalalagayan sa buhay. So, attitude. Pangatlo, saan po tayo dapat lumago? Sa God's Word. Kaya napaka-importante po ng salita ng Diyos. Itong araw-araw na pagpapala, makapakinig ka lagi. Kasi hindi ka lang nakikinig. Hindi ka lang parang baga na-entertain o natututo. Okay? Ikaw, ako, tayo lahat ay lumalago. Naintindi mo, ayun pala yun. Kailangan lumago ako sa pag-ibig ng Diyos, lumago ako sa ugali ko na maging mabuti akong anak ng Diyos at ako ay natututo, lumalago sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya may kapahayagan na ipapalumanag mo, na ipapahayag mo, na ituturo mo. Okay? Maging mga meaning. Kaya nagiging meaningful yung buhay po natin. Amin po ba? Sa God's Word, malalaman mo hindi lang pala pangarap. Dapat may purpose. Diba? Kasi marami mga tao nawalan ng purpose sa buhay. Puro na lang pangarap. Balansin mo yun. Kailangan yung pangarap na yun, papatungo yun sa purpose ng Diyos. At anong purpose ng Diyos? Yung letter O. Obedience. Alam naman natin na ang sekreto ng pagpapala ng lahat ng kailangan na natin ay pagsunod sa Diyos. Okay? Hindi ho problema sa Diyos ang pera. Okay? Hindi ho problema para tayo pagpalain sa maraming bagay. Trabaho, negosyo, okay? Ministeryo, paglilingkod sa Panginoon. Okay? Walang pong problema dyan. Okay? Pag nalaman mo sekreto, ano mo sekreto? Obedience. So yan po ang nais ng Diyos sa larangan ng buhay natin, estado ng buhay natin, kalalagayan na dapat tayo lumago. Una, love. Pangalawa, attitude. Pangatlo, God's words. And pang-apat, obedience to God. So pag binabasa mo yung pababa, lago. Diyan tayo dapat lumago. Amen po ba? Kaya ang bilin ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 17, yung ating pinag-aralan, verse 18, sa 17, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayo mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Upiro nyo, hindi tayo matitinag sa mabuti nating kalagayan kasi lumalago ho tayo. Okay, hindi tayo masisegue ng mga false teaching, false prophet, okay? Mga even mga false revelation pa yan ng mga kung sino-sino mga taong nagtuturo kasi tayo lumalago. Tanda nyo ha, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya po, ikaw at ako ay makakaranas ng mga bunga na galing po sa Panginoong Diyos. Amen. So, nice ko po, tayo po ay manalangin at ipanalangin ka. Panginoong Diyos, maraming po salamat sapagkat tinuro mo po sa iyong salita na kami po magpatuloy na lumago. Huwag kaming hihinto, huwag kaming titigil sa bawat nababasa namin, intindihan namin, sa mga preaching, sa mga sharing, sa mga experience namin na kung saan, Lord, nandyan sa mga pangako mo in your God's word, in your promises, Lord, na amin pong inaangkin. Dito naaayos ang aming mga ugali, naaayos ang aming buhay, at natututo po kaming sumunod sa iyo. Hindi na kami madadaya ng kung sino man, mga maling turo, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami sapagkat ang bawat isa sa amin ay patuloy mong palalaguin habang kami, Lord, ay sa iyo naglilingkod. Pagpalain mo po siya, Lord, na mayroon mong karamdaman, Panginoon, ang dalangin ko, pagaling mo po, simula ulong, gantalampakan, Panginoon, ang kanyang naramdaman. Siya man ay nasa ospital, siya man ay nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. Yung mga nangihina, palakasin mo, Panginoon. Yung mga naiinip na, Lord, i-encourage mo sila na huwag mainip kasi sa paglago nila, ay lalabas ang mga bunga ng mabubuting bagay na pagpapala galing po sa iyo. Salamat po, O Diyos, at kaming lahat ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. God bless you all. Bukas po uli, araw-araw ng pagpapala.